Hello, hello mga kabarya. Meron tayong mga barya ngayon dito. At ito ay ang mga lumang barya natin, mga sinaunang panahon. Panahon ni Marcos, panahon ni Cory, panahon ni Marcos, panahon ni Cory, Marcos. Tapos sa panahon ng mga Amerikano. So tingnan natin ito, ang mga sinaunang mga pera barya noon. So ito siya guys, ito yung Commonwealth coins. Iba rin yung USPI guys ha, yung USPI iba yung barya nila noon. Yung eto Commonwealth after ng war. Yung USPI naman, malaki yung ibon niya dito sa likod, okay? So eto 1945, 5 centavos. English pa ito noon. So ibig sabihin panahon ng Amerikano. Naging under tayo sa Amerikano. So ito ay tatlong taon na ginawa, 1944. Dalawa lang pala, 1944 at 1945, pero tatlong issue. Dalawang klase yung 1944 at isa yung 1945. Yung 1944, yung isa is walang mint mark, yung isa naman ay merong S or San Francisco mint. So ito is may letter S o San Francisco mint. Ito nagkakahalaga ito ng una, ano pala, meron itong mintage na 14,040,000. So nung panahon na yun, kunti pa lang yung tao sa Pilipinas, at saka hindi pa nauso ang porn noon, kaya hindi pa na discover ng mga tao ang paano gumawa ng maraming bata. So ito ay merong value na good 9 pesos. Yung very good 9 pesos din. Yung fine nito guys, mataas ang value. Yung fine, very fine, extra fine, at ang AU ay meron itong value na 42 pesos. At nagkakalaga ito ng 210 pesos ang uncirculated. So sa tatlo sila, ito yung pinakamahal. Yung 1945 pala ito. Meron itong value na 11 pesos hanggang 100 pesos pala. Sorry, nagkamali ako nang binabasa. Ito yung 1945S. Yung value nito sa good 11 pesos, very good 17, fine 17, very fine 49, extra fine, AU at uncirculated ay 100 pesos. So ito ay siguro mga ano lang ito. Mga very fine lang ito. Ito ay ganito. O, yun, ito siya, yung 1944 San Francisco Mint. Ito ay 1945 San Francisco Mint. Yan siya guys. Yung 1944, yun pala. Ito yung pinakamahal. 9 pesos hanggang 210 pesos. 1945, S din siya. Ito yung 1944 na walang mint mark. 1945. So ito siya guys, kompleto na tayo. Shout out pala sa mga kaibigan natin na hindi na bumalik manood ng ating palabas. Ito siya 1944 sa ibaba na walang mint mark, ibig sabihin ginawa sa Philadelphia yan. Ito naman yung 1944 na S, ibig sabihin ginawa sa San Francisco yan. Ito naman 1945S, ginawa rin San Francisco yan. So ito yung value ng 1944 na walang mint mark ay 6 pesos
hanggang 170 pesos. So mataas ang value rin ito. Ano pa ito? Ang ganyan, it's the same rin ito. 1945. Next. Meron tayong barya. Ito ay ang Ibong Malayang Lumipad, Agila, na 50 centavos. Dito na nagsimulang maghirap ang Pilipinas noon, guys, kasi lumiit na yung mga barya natin. Maliban sa lumiit, pangit na yung quality ng ano, komposisyon ng barya natin. Dati is copper nickel, later naging steel na lang, kakalawangin ito. So mula ito 1983 hanggang 1990. So tingnan natin kung anong meron tayo dito. 1983, tatlong klase ito, guys. Merong error ng lettering, yung pinakahuli, yung Pitico Baga instead, dapat Pitico Paga. So naging Pitico Baga, ewan ko kung, pero alam ko meron akong error eh. Ito yung original, ito yung hindi ano. Meron itong value na 9 pesos hanggang 69 pesos. 1983. Next, bago pa, sayang na, sayang. 1983. Pitico, hindi mabasa. Pitico Baga, ito error ito. Pitico Baga, meaning 1983 ito. Yan, error ito, guys. Error. Merong nakalagay na value sa verify na 28, sa extra fine na 66, at medyo mataas ang value yata, siguro mga 100 pesos ito sa uncirculated. Sayang nga lang, at medyo narumihan. Bago pa naman ito, guys, so natabunan lang ng dumi. Pero hindi ko na ito lilinisin. Next. 1985, merong value na 4 pesos hanggang 29 pesos ang 1985. Next. 1989, meron itong value na 9 pesos hanggang 64 pesos. Last. Sayang na ramihan naman, no? 1985, merong value na 4 pesos hanggang 29 pesos. So yan siya, guys. At next, meron tayong Piso Rizal. Ito ay 1979. Piso Rizal, ginawa ito simula noong 1975 hanggang 1982, pero merong series-series yata ito. So 1979, at sa 1979 merong dalawang klase, yung Franklin Mint or FM, at saka itong regular strike na konti lang, 321,000, oh. So ang very fine nito, ang fine pala nito ay worth 31 pesos. Very fine 60 pesos, extra fine 60 pesos. Ang AU nito ay worth 66 pesos at 85 pesos sa uncirculated. So mataas rin bang value. Next. 1978. Sabihin natin regular strike ito. Kasi yung Franklin Mint ay ano, parang proof yata, proof uncirculated yung ano, yung Franklin Mint. So ito regular strike ito, yung kung saan ginawa,
sa Germany or Canada or America or sa BSP. So meron itong value ang 1978 na 12 pesos hanggang 90 pesos, mataas rin pala ang value nito. Pag bago-bago, 90 pesos. Next, 1977, magkakasunod sila, oh. 1977, at meron itong value na 12 pesos hanggang 32 pesos. Next, ito tayo sa pwede mautusan mag-araro, yung kalabaw. Kalabaw, Slaw, Palitaw, and the Magic Kalabaw. Yan, Kalabaw 1988. Ito yung large guys kasi may mas maliit dito. Yung small 1988, merong value na 15 pesos hanggang 35 pesos. Next, 1990, meron itong value na 15 pesos hanggang 67 pesos. Yung mataas ang value ay yung 1989. At last but not the least, yung paborito ng lahat, si Don Jose Rizal, si Pepe, o si Protasio, o ano pa ito? Mercado pa, Jose Protasio Mercado Rizal. Rizal, ang Rizal yan 1972 at 1974, at meron tayo niyan. Yan 1972 at 1974. Yung 1972 ay merong value na 19 pesos hanggang 74 pesos. Yung 1974 naman, merong value na 26 pesos. So, yung mahal guys is yung 1972, worth 74 pesos. Yan, laki-laki yun. So, maraming salamat sa panonood guys. Thank you for watching. At see you sa sunod natin na videos. Huwag kalimutan guys, mag-subscribe. Subscribe kayo guys. Thank you at bye-bye. Subscribe.